Guys, good morning. Welcome back to my channel. So, ngayong araw na to, may gagawin tayong sasakyan. So, may itumawag sa akin na Pilipino din dito sa kakilala ko lang. So, tumawag sa akin na yung 2010 Toyota Corolla niya ay ayaw mag-start daw. And ang complaint is pag sinusuyan niya, walang turnover, pero nag-click siya. So, titingnan natin kung ano yung problema niyan ng sasakyan niya. So, puntahan natin. Which is, hindi tumatakbo yung sasakyan. So, hindi natin madala dito sa garahe para ayusin. So, tayo yung pupunta doon sa bahay nila. Titingnan natin kung ano ang problema. And, magdadala lang tayo ng tools. Alright? Let's go! Ayan, dadalhin natin to. Alright. So, alright guys. Punta na natin ng ang bahay ng in 600 feet, magpapaayos sa atin. So, titingnan natin kung ano yung sira na sasakyan niya. Alright guys, take the next ride on to- guys, dito na tayo. So, ang gagawin na natin is jump start muna natin ang sasakyan. Tingnan natin kung andar siya. Pag hindi umandar, it means i-check natin yung starter. Saka tingnan natin, lagyan natin ng scanner na ginagamit ko. Which is ito guys, ito yung scanner na ginagamit ko. So, scan natin kung ano yung problema ng sasakyan. Alright, dito na tayo. Tara, baba tayo. Ito guys, try natin i-start. So, wala eh, you know. So dito guys, napapansin nyo matagal siya mag-start dahil yung battery is mahina na. Umi-start naman. So ang gagawin ko dyan is test natin ng voltmeter yung battery, kung ilang volts. Okay. Yun, test natin yung battery para makita nila. Lagyan natin yung positive sa negative dyan. Hindi ko makita na. Yan. Nagkakita mo sa kanila yung ano. 12 lang. Oh. So, dapat yung battery talaga 14 volts or 13 volts. Yeah. Magpasta 12 volts. Sa 12 volts. Dahil pag kulang yan, mag-ano siya. Mag-luloko. Hindi kaya. Guys, bumili kami ng battery. Ayan. Install natin. Alright. So, 12 lang ito. 12 millimeter sa 10 millimeter. Tanggalin natin to. So, yun na guys. Tinatanggal na natin ang battery terminal. So, gumamit ako dyan ng 10 millimeter socket. Yan. Madali lang siya gawin. So, inuuna ko yung positive bago yung negative. Yan. Tapos, luwagan lang natin yan. Tapos, yan i-pull lang natin pataas. So, yun na nga.
nilagay na natin ang bagong battery. Yeah. So yun na guys, nakabit na natin na yung bago. Ayan, kabit lang natin to balik. Sobrang napakadali na trabaho guys, kabitan lang natin to. Pagpapalin natin to. So may hook dito, yan sa likod, yan click lang natin dyan sa 10 millimeter bolt dito para sa holder ng battery natin. Yan, bitan na natin to guys. Sira natin to. So start na natin, bilis lang. So scan natin. So scan natin. Wala, okay siya. So, it's just pinilitan natin yung battery. Hindi pa siya ready yung mga ano. Pero okay na. Everything is all good. There you go. Alright. So, yun guys. Ang problema is hindi starter. Ang problema is battery, guys. Kasi yung battery niya, ano na eh. Expired na eh. So, low voltage na. So ang ginawa ko, tinest ko ng multimeter, voltmeter. Ang lumalabas is exactly 12 volts, which is medyo mahina na siya guys. Dapat usually yung malakas na battery is around 14 volts or 13 volts para mabilis siya i-start. Pag mababa, pag nasa 12 na siya or 11, hindi kaya ng battery i-start yung sasakyan guys. So kaya bumili kami ng battery at saka in-install ko. Yun, good to go na yung sasakyan. Actually yung sasakyan nag-i-start eh, pero it takes time dahil mahina ang battery. Minsan tatlong click bago siya mag-start. So yun yung kinukomplain ng customer natin. So that's it for today's video. So see you guys next time. Hope you guys like it. Don't forget to smash the subscribe button, follow my page on Facebook, share and comment down below, and see you guys next time. Bye bye.